What's up mga pade, Pads here and welcome to my channel. So, nung mga nakaraang araw, may ginawa tayong video regarding sa mga fully automatic washing machine. Ang problema, ang nangyayari kasi sa mga na-encounter nila ng mga kaibigan natin, ng mga client natin na nag-automatic, na gumagamit ng automatic ay pag sinabay yung detergent powder at saka yung softener, ang nagiging problem nila, sabay nagdi-dispense. Ang dami nag-message, ang dami nagtanong sa akin, paano gagawin, anong pwedeng gawin, anong diskarte para hindi magsabay yung softener doon sa pinaka-detergent powder nila sa loob ng fully automatic. Kasi kung mapapansin nyo, may mga lagayan talaga yan ng powder tsaka ng softener. Sabay dapat nilalagay yan. Ang problem, na-encounter nila, sabay nagdi-dispense. Pag nagsabay kasi nag-dispense yung pinaka-powder natin, tsaka detergent powder natin, tsaka yung popcorn conditioner natin, nagsabay siya sa wash process, eh syempre, mangingibabaw yung amoy ng detergent. So, mawawala yung pinaka- function or yung pinakagagawin talaga ng popcorn para palambutin or pabanguhin yung damit natin. Kasi meron pa siyang process na gagawin eh. So, ibig sabihin, sumabay siya sa detergent, sumabay dun yung pinaka-popcorn natin. Tapos, meron pang rinse process. So, talagang mawawala na yung pinaka-amoy softener natin. Kaya yun ang karamihan nagiging problema ng iba. So, sa video na to, mga pade, tuturuan ko kayo kung anong pwedeng gawin or anong mga diskarte na pwede natin gawin para hindi magsabay yung pinaka detergent powder at saka pinaka popcorn natin. Basically kasi sa mga automatic may lagayan yan ng powder tsaka softener. So lalagay natin dyan. So dumadating yung time na wash pa lang, sabay nang lumalabas yung softener tsaka yung powder. So after niya maglaba, hindi na makapit yung pinaka softener, hindi na mabango yung damit. So basically, ang mga sinasuggest ko sa kanila, ganito. Kung wala ka talagang lagay na softener o ganun na nangyayari, katulad ng na-encounter nila, ay pwede mong ilagay na lang muna yung pinaka-powder natin. So halimbawa, lagay mo yung powder natin. Yan, lagay natin yung powder dito. So lagayan. Then, syempre, pag ilagay mo dyan, start power on mo, then start mo na. Yan. So, mapapansin nyo, mag-light yung mga program nila. So, magpa-program siya ng wash, rinse, and spin. Iilaw yan. Indication na yun ang ginagawa niya. So, pag-start mo, mag-wash siya. Mag-blink yung pinaka-wash. Then, after niya mag-wash, automatic mag-drain yan. So, pag-drain yan, rinse na yung gagawin niya. Magpapasok na tubig. Ngayon, mas magandang gawin mo para hindi sabay na nagdi-dispense yung pinaka-softener mo doon sa pinaka-detergent kanina sa wash. Pagpasok ng rinse, pwede mo nang i-pause yan. Pag-pause mo, lagay mo diretso yung pinaka-softener. Paglagay mo ng softener, alright, start mo na ulit, then magsasama na yung pinaka-softener natin doon sa pinaka-water para magbanlaw doon sa damit mo. And I'm sure, kapit na kapit yung pinaka-softener mo doon sa damit mo. So, isa sa mga suggestion niya na binibigay ko sa mga pade natin na nagtatanong anong pwede nilang gawin. So, ayun mga pade. So, sana nakatulong ako sa mga kapade natin na nagkakaroon ng konting problema or nahihirapan diskartehan para mailagay yung pinaka-softener nila doon sa automatic nila. So, kung bago ka lang sa channel ko na to, please don't forget to click the subscribe button, notification bell para updated ka sa mga ilalabas ko pang mga video at pakidamay na rin yung ating Facebook page. Thank you for watching. This is Pads TV.